So, what's up mga mananap? Nandito po tayo ngayon sa Batangas. Galing po tayo ng Lian Batangas, Matabong Kay Beach Resort. So, pauwi na po tayo ng Maynila. So, yun na nga guys, dahil pauwi na tayo ng Maynila, samahan nyo ako sa aking road trip. Brum brum, drudurn, drudurn. So, kita nyo naman mga padi. Kung mapapansin nyo yung daan, may mga bangkingan din, pero lagi natin natandaan yung pag-iingat, kasi hindi lang tayo ang may gusto ka pa sa akin, mas mabuti ng magkaliwanagan. Ay nako, ano ba yan girl, yan ka na naman kasi. Puro ka pa keme, halatado ka na eh. Mga tingin mo pa lang sa akin, bistado ko na, kabisado kita. Pero ba't ngayon ibang iba ka, panay ka iwas, di ka na sumasakay sa mga trip ko. Naiilang nawawala na rin dating kulit mo mismo. Kumaintindihan, naguguluhan. Bakit kasi hindi mo pa sabihin kung ano ba ang nararamdaman? Hey! Nang di na sana nagkakaganito, hey! Nakakalito, nakakatuliro, hey! Nakakaturete, nakakapabebe, naiinis na ako sa'yo. Ay nako, patay mali siya lang naman ako. Malay mo, ikaw lang di naman ang siyang ginugusto. Kaya sabihin mo na, kung ililihi mo pa, baka tayo'y maguluhan. Sige, aminin mo na, aminin ko na nang di na puro pa. Para-paraan, yan ka na naman. Yung mga tinginan mo na yan, alam ko yan. Huwag kang mailang, sabihin mo na lang. Baka pareho lang tayo nang nararamdaman. Di naman ako makakalit, pwede kang lumapit. Pag-usapan natin ang masimulan. Di naman masamang umamin. May gusto ka pa sa akin, mas mabuti nang magkaliwanagan. Sabihin kung ako'y nagugustuhan. Handa kong makinig kung aaminin mo. O baka naman kasi ikay nang tutokso lang. Pagkat natuto na dyan sa karanasan, puro kamalian, bigla ka rin namang iiwan. Kakalimutan lang panandalian. Kung ganon, di naman, mas mabuting umiwas na lang. At kung di naman, mabuti na yung magkaliwanagan. Ang mga nararamdaman, alam na alam ko na yan. Pag-usapan kesa palihim mo kung sinusulyaban. Para-paraan, para lang ako'y mapagmasdan. Nakaabang sa daan kung saan saan pupuntahan. Di man pansin na minsan sa'yo'y nakatitig. Baka namang magbago. So ayun, sa punto ngang ito, may nakita akong mga mananap, mga co-riders ko ng Region 8 Riders Club. So huminto ako, tapos kinausap ko sila, kasi sila nawawala din. Yung pala, pauwi na din sila ng Manila. So babalik na naman sila ng Batangas. Kaya yun, tinawag ko sila. Sabi ko, dito ang daan patungo sa saksi ni Jehovah. Ay este, daan papuntang Manila. Hindi na kailangang hulaan. Matagal ko na din halatayan. Kahit saan magsuot ang mga mata mo ay hindi mailagan. Lalo na pagdating sa galawan, hindi mo makakailayan. At kung magkakatinginan na lamang, ay siguradong hindi malalaman. Nandiyan ka maging sa tambayan, hanggang pagbili sa tindahan. Kulang na lamang harangan mo ang daan upang hindi maiwasan. Di sa pinapangunahan, pero paanong hindi aasahan. So yan na nga, dumating na tayo sa intersection na to. Nalito tayo kung saan papuntang Maynila. So nagtanong tayo sa isang tropa. So yan nga, hindi alam din ng ating kaibigan ang daan papuntang Manila. Nagaantay na yung mga manap kung saan tayo. So magtanong-tanong nga naman tayo. So ayan, may mga magandang mga ala eh. Tingnan natin kung tawag na so pupunta pala doon. Tara na mga manap, paano pa inaantay nyo dyan? Let's go. Boom. Wala na, inaantay nyo. Tara.
Let's go. Three, two, one. Welcome to Cavite Tunnel. Cavite Tunnel, guys. Cavite Tunnel. Sorry, yan sa puntong ito, meron niya nakipag ano, may napakapansin sa akin, nakipag picture pa picture daw. So pinagbigyan ko naman, di ba? So ayun na nga. Hayop ka talaga. Ang ganda mong lalaki.